Magulang naton mga kautura na batian ang pagpahayag ni Dr. Ray Entela sa Catholic Faith Defenders. Humana niya ang 5 minutes. Karon hataga naman naton sing 5 minutes si Engineer Ronnie Haron Albao sang Islam sa pagpahayag nga si Ginoong Hesukristo indi Dios suno sa Biblia. Mayong hapon sa tanan. Dere makita bla naton dere sa Hebreo 1:8 ang ginabalgi na ni Mr. Reni. No? Na thy throne O God is forever and ever. Sinong speaker sina dere? Sining ang amay ga hambal sina dere. Isa lang ka phrase ang ginbutang sa puno and the Father said unto the Son, thy throne O God. Buti nga nun ang speaker na Father. Pero kung lang taong dere, ilang taong lang Biblia nga ginopen daw, it is actually quoted from the Old Testament. Kung lang taon mo sa Psalms 45:6, ang speaker na diya si David. Si David na dahambal sa Diyos, siya, thy throne, O God, is forever and ever. The scepter of thy kingdom is the right scepter. Psalms 45:6. Ang speaker na diya si David. Ang ginahambal niya nga ang throne no, sa Diyos, ang uniyang amay. But, lo and behold, di magic lang na yun. Ha? Ang amay na nagambal. Isa lang kapag insert, amo na yung Bible mismo, kung lang taon mo, just ang magic nga paan ba lang, nga proseso, para lang, nga ma-divert ang matuod nga ano ni Kristo. Kabalo ka kung lang taon to sa history, just in 325 AD, Jesus was proclaimed sa time ni Constantine as agad, kung lang taong ta sa history, ha? 325 AD, there was actually a debate between Arius and Athanasius. Kung lang taon mong istorya, ang ilang arbiter, sino? Si Constantine, isa kapagano, nga nagapati yan, ang Diyos siya gahimutaw, kita mo lang na ang Greek mythology, ang mga Diyos nila yan, nagahampang sa Olympic, ha? May Diyos sila nga dasig maglatan, may Diyos sila nga makusog, si Atlas, may Diyos sila nga amuni. Amuni yung isang mga myth yan. Pero nang natabo, Jesus, nagiging Diyos siya in 325 AD. Kagunang taon-ta ang sequence, nga, amo ganin eh, ginbutangan lang sa isa ka verse sa babaw, the throne of God, ang Diyos na ang amay naghambal, kita mo lang na. All things dayon nagliwat na. But in the real sense, ang speaker sini among Diyos. Kung lang taon ta, si Jesus, kung siya Diyos, he is a tribal God. Kaya nung hambal niya sa John 6:14, nga siya ginpadala lang para sa mga nadula ng tribu sa Israel. Siya din sa 15:14, ginambal din, I am not sent, but unto the lost sheep of Israel. Kita mo lang na. Kada mo lang mo, si Kristo kung siya Diyos, ano tribal God? Ginambalik niya, hindi ka mo magkanto sa lugar sa mga Hintil or sa mga Samarianon, but to the lost sheep of Israel. Niya kay ako, ginpadala para sa dula na tribu sa Israel. He's a tribal God. Gintawag sa King of the Jews. Amun isa lang ang Diyos nga tag-ias ang langit yung isang luta. A tribal God, nga gambal nga, hindi ka mo magkanto sa mga Hintil. Kung lang taon-ta ang mga halin sa bibig ni Kristo, ini mga Kristiyano subong, wala niya kaluwasan. Kaya sila tanan mga Hintil. Amo na hambal ni Kristo, hindi ka mo magkanto sa mga Hintil or sa mga banwas ng Samarianon, but only to the lost sheep of Israel. Makita mo ganyan nga klaseng nga dagan sa istorya. Dire, kung lang taon-ta, nga si Kristo mismo nagahambal sa aton nga siya wala mahimo siya kung galing. There was a time na ginahambal niya. Niya tatanang ginhatag na kay Kristo. Anong hambal ni Kristo? Ginahambal dira. Nga ang tanan ko nung mga power was given to him. Pero hambal niya, ano galing na? Kung siya Diyos, nga atagaan siya. Tagaan siya kay nga, he is powerless. Ano ba? May Diyos bala nga powerful? Brother Ronald, balapit na ang time ta, siguro ikaw naman na mag last 2 minutes mo para ako na mag-ubosin na tanan. Kaya ako una kinanigambal mo. Okay. Oh, sige. Mayong hapon sa tanan.
ini nga akong plataforma, ginahambal ko sa inyo. Ginapakita ko sa inyo tanan na ang Diyos ay isa lang. But because sang Nicaean Creed, it creep in sang amumatigsing nga ining anak nagiging Diyos. Sang ginigyapon niya, isa gyapon. May isa bala nga tatlo, may tatlo bala nga isa. Ini mga kauturan, hindi kita magpati sining mga pagtuluhan. Kahit kung lang taon natin si Kristo niya hindi butigong. Ang tanang naging quote ko diri sa inyo kagaina, this is the word of the very Jesus. Jesus namin ginakot ko. Kagang tanan, ano hamba ni Mr. Epermin niya, wala ka lang kaintindi. Na ang butsing ganon sinasang inahambal ni Kristo, is the other way around. Imalis ka doon niya ang hambal ni Kristo, kag dito siya sa ginahambal ni Pablo. Nga tanan, ara saya, dito saya sa Hebrew, nga ang siya kuno Diyos. Si Kristo never mention ang ginahambal niya, gintuduan niya kita gani. Sige, amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayaw ng imungalan. Amo na iyang ginahambal, pirmi sa ibin sa Katolik. Inang amay namon bala? This is a very critical points na dapat natin ibutang natin sa atong utong. Si Kristo wala naghambal, simba ka mo sa akon. Ano ang balik Kristo? Ako nagdari, hindi nga pag-aalagaron, kundi sa pag-alagan. Si Kristo yung ganit mag-aalagan. But here comes a group of individual na naghambal na dapat mag-alagan kita sa Diyos. Mag-atag mag-alagan kita si Kristo. Ano ang balik Kristo yan? Niya wala ko yung nagdari, mapag-aalagaron, kundi magkari ako sa pag-alagan. Ini nga klase teaching gani, gani si Kristo nagatudlo per mi sang iyang amay. Nga amay na mo ngayon kasamalang, nga ako magkakayag sa akong amay, inyo amay, sa akong Diyos, nga inyo Diyos. Si Kristo gani may Diyos. Sino kita yan maghambal nga? Hindi ah, ikaw yan, Isus siya mong Diyos namon. Delikado ini mga utol. Kaya nga, anak isadre, may mga tao subong nga naghambal, sa imong ngalan Ginoo nagapangayo kami sa mga sakiton, sa imong ngalan nagahimo kami sa mga maayong mga butang. Ano ang balik Kristo? Palayo kamo, wala ko kilala sa inyo. Sumasubo mga utod nga bisan ano nga dayaw nyo kay Kristo, si Kristo maghambal, wala ko kilala sa inyo, palayo kamo. Time